magandang araw sa inyo mga lodi. Ngayon, ito namang masunod na gagawin natin. DIY 1-2-5-10. Cancel lang natin yung dragging, sayang ka ng pagbito sa mga. Kasi ito yung gagawin natin. Mga pom, screwdriver, allen, cable tie sa pandikit. Saka yung hose. Wala mo, hindi ko na makalimutan yung hose. Pag-fix natin dito sa kaa para yung vibrate mawala. Papakita ko sa inyo kung paano. Yeah, mga Lodi. Yung may-ari na yung mismo magtatanggal ng kaa niya. Para tayo sisihin pag may nasira. Gusto mo saksakin kung alagala mo, ha? Ang dami mo natin dalawa. Kasalis natin sa buong mukha. Yeah, boy. Tanggal na yun sa likod. Diyan tayo sa harap. Yung allen para dyan sa dalawang. So naman sa may araro. Sa kabila. Tapos huwag nyo kakalimutan, alisin nyo yung sakit. Pagtanggal ng headlight. Nice. Set aside nyo muna yung headlight. Ingatan nyo, baka mabasag. Yan, kaya yung tsura nya. Yan,
na mga loads. So nilagatanggal ito, ignition. Dito. Eh, kahit huwag na pala yan. Ito lang. Ito. Yan, sim na, para lang sa gabal. So no ignition. Hindi, ugutin mo na lang. Tanggalin mo yung susi. Ugutin mo. Wala na naman tornilyo yan. Ayan lang yung mga babakla sa mga loads. Tanggal na mga ka. So ayun, simulan natin pagkabit nito. Ayun yung naging sani ng pag-alog ng ka. Parang natutunaw ba o napupudpud? Will you please repeat it? Kaya lalagyan natin ang pampasiksik dito na hose. Ito gagamitin natin yung hose para pumix ulit yung ka. Tapos yung mga foam kakakalang natin dito para pumix din yung ka. Iipit natin sila dito. Tatlong pom, tatlong buo. Ayun yung pangkakalang natin dito para maiwasan yung pag-vibrate o yung kalampag. So ayun, papakita ko sa inyo paano kapit. Suot lang natin yung hose. Ayun na ilalagay natin dyan. Pag nakakuha niya yung tamang sukat, bibiyakin niyo lang sa gitna. Ganyan lang kasimple. Lodi, pagtapos nyong biyakin sa gitna yung hose, yan lalapat na. Cable tie nyo para siguradong walang tanggal yung ano, yung hose sa kaha nyo. Garantado! Tapos mamaya nyo naigpitan baga nakalapat na lahat. I-forma nyo lang muna. Siguradin nyo nakalapat maigi yung mga house, mga lods. Kilala kong kaliskis mo, oy.
iniigpitan na. Kasi naka-fix, naka-formo na siya, kaya pipix na lang. Tapos huwag niyong kakalimutan yung buong na to, ayan yung pinaka-ganyan. Ayan o. Iuusod niyo sa likod. Para mamaya pa nagkabit kayo ng ka, hindi kayo mahirapan kasi baka sumagko. Talagay niyo na sa likod. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sobrang higpit na, syempre yung mga nakausli na yan, puputuli na yan. Yan, yan ang kalalabas niya mga lodi. Malinis tignan. So ayan, pag maputi ko yung panel, linisin nyo muna para maganda ang dikit ng Mighty Ban pagka nilagay sa kaka. Bola lang yan. Yan yung likod ng ka sa pinaka dibdib mga lodi. Kaya na magiging forma niya pag nadikitan. Yan. Yan mga lodi. Didikitan na. Hindi mo rin doon sa kapila. Tatlong pom. Yung tatlong pom na yan, dito ikakala ngayon, no? Sa chassis na yan. Ayan, kabit na. Ipit mo nga sa baba. Tapos, i-day nyo. Itong dalawang to, day nyo, para mapasok na agad. Ayan. Siyempre dapat lapat din sa meso si Ann.
hindi nyo lang yan dyan. Mga Lodi, dapat yan, lapat na lapat lahat yan. Ayan o. Ayan o. Ipapasok nyo yan sa butas na yan o. Dapat lahat yan nakapasok. Tatlo yan, meron din sa magkabila. Dapat maipasok nyo yan dyan. Mga Lodi, babalik na lang natin yung car. Yung parang palikpik niya naman sa gilid. Ayan. Tapos mga raro. Bit niya, tornilyo muna. Ayan. Para nakapix na yung baba. Oh my God! Tapos na, sa kabila ganun din. Kaya huwag yung kalimutan yung ipin na yan. Dapat nakalapat yan. Ayun. Kaya matatumunog ng ganun, yung lagutok na parang click. Sabi, nag-lock na yung kaya niya. Stornilyo ulit. Headlight. Nung kalimutan balik yung sakit bago yung salpak yung kaha. Nice. Ayan mga Lodi. Nakasubukan niya na daw yung motor niya. Hindi may ari oh. Okay, Lodi. Wala lang kalampag yung entry natin. Yun lang masasabi mo? Wala ka na ibang masasabi tungkol dyan sa ginawa mo? Nagawa na rin kayo. Yun.